Inalok ng sapatero ng serbisyo ang isang lalaki, ngunit hindi naman niya inaasahan na sisipain siya nito. Subalit sa ginawa ng lalaking ito sa kanya ay ginulat talaga ng sapatero ang lalaki sa naging ganti niya rito. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Mas Mangingibabaw ang Kabutihan. Masasabing may edad na rin ang matandang si Bob, ngunit hanggang ngayon ay nananatili pa rin siya sa pagseserbisyo bilang isang pulis. Marami na siyang napatunayan at kinikilala na rin siya ng mga tao dahil sa matatagumpay na misyon na kanyang pinangungunahan. Sa katunayan ay minsan na rin nalagay sa peligro ang buhay ni Bob. Noong isang beses kasi na ni-raid nila ang pinaniniwalaang kuta ng kriminal na noon pa nila tinutugis ay hindi inaasahan ni Bob na pagpasok niya sa bahay nito ay isang bala na kaagad ang sumalubong sa kanya galing sa kalaban. Kaagad namang naisugod sa ospital si Bob at sa kabutihang palad ay hindi siya napuruhan. Pero tila kaagad na nga siyang gumaling noong mapag-alaman niyang naging matagumpay ang operasyon nila sa pagtugis sa ni-raid nilang kriminal. Walang takot at buong tapang na hinaharap ni Bob ang bawat misyon na ibinibigay sa kanya. Kahit alam niyang pwedeng buhay niya ang maging kapalit ay ipinagpapatuloy pa rin niya ito dahil itong araw ang trabahong sinumpaan niya. Ang maging isang magiting tagapagligtas at kakampi ng mga inosente. Isang araw, alas 7 na ng umaga, saka pa lang tumayo sa higaan itong si Bob. At hindi pa nga siya magigising kung hindi siya ginising ng kanyang anak. Daddy, tumayo na po kayo dyan at malilate na po kayo sa trabaho nyo. Hinandaan ko na rin po kayo ng almusal nyo at inamplahan ko na rin po kayo ng mainit na kape. Pero, teka lang daddy, ang init nyo po ata ha. Nilalagnat po ba kayo? Huwag po muna kaya kayong pumasok sa trabaho dahil baka kung ano pa ang mangyari sa inyo. Pero kahit na ganoon pa man ay nakangiti pa rin sumagot si Bob. Wala ito anak, medyo napagod lang ako kagabi dahil anong oras na rin ako nakauwi. Pero huwag kang mag-alala dahil ayos lang talaga ako. Napaisip nga saglit ang kanyang anak at muling nagsalita. Sigurado po kayo daddy ha? Sige, kumain na po kayo para makapasok na rin kayo sa trabaho nyo. Ito nga rin ang isa sa hinahangaan ng mga kapopulis ni Bob. Sapagkat kahit hindi maganda ang kanyang pakiramdam, ay hindi nito napipigilan ang kagustuhan niyang makapagserbisyo sa mga tao. Subalit, sa paglipas ng mga araw ay patuloy na nakakatanggap ang istasyon nila Bob ng ulat tungkol sa mga nangyayaring nakawan sa kanilang syudad. Ibang-iba nga ang modus na ginagawa ng lalaking kriminal na ito sapagkat hindi mga bahay ang kanyang pinapasok para pagnakawan. Kung hindi ay ang mga vendor sa kalsada na alam nitong walang kapalag-palag sa kanya. Noong mabalitaan ni Bob ang hindi magandang pangyayaring iyon ay labis siyang nakaramdam ng pagkaawa sa mga taong naghahanap buhay lamang ng marangal. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung bakit nagagawa ito ng kriminal at kung hindi raw ba ito naaawa sa mga kapuspalad na gusto lamang maghanap buhay. Hindi rin pinatagal pa ni Bob ang diskusyon tungkol sa ulat na ito at kaagad na rin siyang nagpatawag ng meeting upang masimulan na ang misyon sa pagtugis sa kriminal na ito. Madiin niyang pinag-usapan kasama ang mga kapopulis kung paano ito mahuhuli. May ilan ang nagbibigay ng kani-kanilang ideya ngunit para kay Bob ay naisip niyang hindi ito sapat upang matugis ang kriminal at isa pa ay madali itong makakahalata sa mga ideyang binibigay nila. Pero sa kalagitnaan ng kanilang meeting ay isang napakagandang ideya ang biglang pumasok sa isipan ni Bob. Sinabi niya ito sa mga kasamahan niya at kahit ang mga ito ay kaagad ding sumang-ayon sa ideyang naisip niya. Isang araw, nagsimula na nga ang misyon nila Bob. Pumuwesto siya sa gilid ng kalsada at nagpanggap bilang sapatero upang mahuli ang magnanakaw. Siya na rin mismo ang boluntaryong gawin ang pagpapanggap na ito. Dahil nga kasi isa siyang matanda ay iisipin ng magnanakaw na wala siyang kalaban-laban dito. Sa unang araw ng misyon nila Bob ay hindi niya inaasahan na magiging mahirap pala ito.
Nakababad kasi siya sa tirik na araw at kinakailangan pa niyang magtawag ng mga taong dumaraan sa kanyang harapan para maging kapanipaniwala talaga ang pagpapanggap niya na ginagawa. Subalit natapos ang araw pero walang napala si Labab. Hindi nila nahuli o miski na aninag man lang ang magnanakaw. Sa pangalawang araw ng kanilang misyon ay pinagpatuloy pa niya ang kanyang pagpapanggap. Pero maya-maya pa, isang lalaki ang tumabi sa kanya. Nakatayo lamang ito at tila parang naghihintay ng tiyempo. Nakaramdam na si Bob ng kutob sa lalaking ito kaya bumulong siya sa maliit na mikroponong nakatago sa loob ng damit niya para sabihan ang mga kasamahan niyang nakaantabay lamang sa kanya. Ilang saglit pa dahil hindi na rin mapakali si Bob ay inalok na rin niya ang lalaking ito. "Sir, baka gusto niyong magpalinis ng sapatos. Marunong din akong gumawa at magtahi kung may sira man yan. Murang-mura lang ang singil ko at siguradong magmumukhang bago yung sapatos niyo kapag pinalinis niyo sa akin yan." Sumagot naman ang lalaking ito at sinabing, "Ah, hindi na po, may hinihintay lang po ako rito." Napabulong na lamang si Bob sa kanyang sarili at sinabing, "Sus, baka akala mo ay hindi ko alam na tiyempo lang ang hinihintay mo para pag nakawan ako." Inilabas pa nga ni Bob ang kanyang daladalang pera at binilang pa ito habang nakikita ng lalaki. Sa ganitong paraan nga raw kasi ay makukumbinsi pa niya lalo ang kriminal na ito na pag nakawan siya. At kapag nangyari iyon ay tuluyan niya na itong mahuhuli. Subalit, maya-maya pa ay hindi naman inaasahan ni Bob na mali pala ang pag-aakala niya tungkol sa lalaking ito. Dumating kasi ang nobya nito at doon niya nalaman na ito pala ang hinihintay nito. Halos mawalan na ng pag-asa si Bob dahil nagkamali pala siya sa taong pinagbintangan. Pero noong tatayo na nga sana siya sa kanyang pwesto para kumain muna saglit ay nagulat na lamang siya nang bigla siyang lapitan ng isa pang lalaki. "Hoy, tanda! Saan ka pupunta? Halika muna saglit at huwag kang mag-iingay ha. Ilabas mo mga pera mo. Nakita kita kanina binibilang ng mga yan. Bilisan mo at bigay mo na sa akin lahat ng pera mo kung ayaw mong may mangyaring masama sa'yo." Gulat na gulat talaga si Bob sa bigla ang paglapit sa kanya ng lalaking ito. Napagtanto niya na nasa harapan na pala niya ang kriminal na tinutugis nila. At para makaalarma na rin ang mga kasamahan niya sa nangyari ay sinubukan niya munang kausapin ang kriminal upang makita ng mga pulis na kasama niya ang nangyayari ngayon. "Teka lang muna sir. Hindi naman ata tama yung ginagawa niyo. Nagtatrabaho lang po ako ng marangal at para po sa pamilya ko ang perang mayroon ako. Kung gusto niyo po ay linisin ko na lang sapatos niyo. Libre lamang to." Pero sa mga sinabi ni Bob ay naging dahilan ito upang magalit sa kanya ang kriminal na ito. "Huwag mo nga akong paikutin. Wala nang maraming satsat ha. Bilisan mo at ibigay mo na sa akin ang mga pera mo kung hindi ay sasaktan na talaga kita." Wala nang nagawa pa si Bob kung hindi ilabas talaga ang mga pera niya. Ngunit doong akmang kukuhanin na sana ito ng magnanakaw ay nagulat na lamang ito nang magsidatingan na ang mga pulis. Kaagad na siyang hinuli ng mga ito kaya hindi makapaniwala ang kriminal kung paano ito nangyari. Pero nabigyan siya ng kasagutan nung ipakilala ni Bob ang kanyang sarili. "Iho, nagkamali ka ata ng pinunterya. Isa talaga akong pulis at ginawa namin tong misyon na to para talaga sa'yo. Masyado mo kaming pinahirapan pero wala ka ng kawala ngayon dahil nasa kamay ka na ng pulisya. Magbabayad ka sa mga kasalanan mo dahil hindi talaga makatarungan ang mga ginagawa mo. Pinagnanakawan mo ang mga taong gusto lang maghanap buhay ng marangal. Pwes ngayon, hindi na namin to mahahayaan pa na mangyari dahil mabubulok ka talaga sa kulungan." Naging matagumpay nga ulit ang misyon na isinagawa nila. Kumalat ang balitang ito sa buong syudad dahil sa ginawa niyang pagpapanggap. Kaya maraming tao ang nagpasalamat sa kanya, lalong-lalo na ang mga street vendor na nabiktima ng magnanakaw na iyon. Matapos iyon ay patuloy pa rin sa pagseserbisyo si Bob. Hinding-hindi raw siya magsasawang tumulong sa mga tao at kahit sa huling hininga niya ay ipapakita pa rin niya kung gaano siya katapat sa paglutas ng mga maling gawain ng masasamang tao. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Mas Mangingibabaw ang Kabutihan.